yung pasabog pala after me. Hindi pala akong final pasabog. Gandang gabi mga kapamilya. Damang-dama ko ang sayo nyo. Oo. Walang kumilos. Lahat busy. Nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo. Alam kong nagulat kayo paglabas ko dahil hindi nyo inaasahan din ito kung mabenta sa personal. Naman ko yan, I get that a lot. Charot. By the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Vice Ganda. Ang Vice po ay nanggaling sa aking apelidong Viseral. At ang ganda naman ay nanggaling sa may kapal. Hindi naman ay nanggaling question pa. Kung gusto niyo, question si Lord kung kaya niyo. Okay, I am so excited to be here tonight. Just like you all are. I'm sure excited naman kayo natin dito dahil unang-una libre ang pagkain. Pangalawa, makakapiling niyo ang mga kapwa niyo magaganda sa gabi ito. Na-deserve na natin ito dahil napakaganda ng lugar na ito. Kaya naman, excited ako. Maaga pa lang naghanda na ako para maging karapat-dapat naman ako sa mga video ginagawa niyo ngayon. No, mamaya, pagkatapos ng event na ito, i-re-reveal nyo, tapos pag nakita nyo hindi naman masyado maganda, i-delete nyo rin naman. Okay. So sige lang, hindi na nang video sa emoji sa TikTok para mag-viral ako. Anyway, again, yes, I am so excited to be here dahil mahalaga sa akin itong event na ito at mahalaga sa akin yung taong dahilan kung bakit tayo lahat ay nagtitipon-tipon ngayon si Miss Anna Magkawas. Yes! I love you, Anna! May newfound friend, Anna Magkawas. Kaya naman dahil sa sobrang excited ako, talaga namang slight ng effort ako. Very light lang naman. Pero matagal ko na kasi gustong isuot ang damit na ito. Hindi ko lang mahanapan ng event kung saan siya uubrang isuot. So, isinuot ko na. Matagal ko lang nakikita itong damit na to. Kaya naman, nung isinuot ko siya, pinit ko siya, tapos nakita ng tatay ko na suot-suot ko. Oh, nagalit yung tatay ko. Ugali niya kasi yun. Ayaw na ayaw yung ginagalawang gamit nila. Kanya kasi to. Kaya sabi ko sa tatay ko, tayo, ba't kinaka ganyan bakla ka ba? Sabi niya, ewan ko ba? Nakasanayan ko nung ganyan rin naman kasi ang lulugulo ko. Kaya, feeling ko tradition na namin talaga kung may effort ng ganito. And, I am just so happy to be part of Anna Magkawas' this wonderful family, Lux Slim. Thank you very much. And I'm so proud that I will be endorsing her latest product, which is the Oral Sunblock. Diba? Oral Sunblock. Alam mo, ayoko talaga ng sunblock dati. Pero pumayag na akong i-endorse to. Sabi ko, ay, oral sunblock naman. Ayoko naman ng sunblock dati. Pero gusto ko naman ng oral. Kaya okay. O, diba? Mga malalaswa na rin nakagod. Mga muli ko din suot. Pero malalaswa rin naman ang mga pagkatao. O, si ma'am, o, tumatawa. May laswa rin sa katawa. Tinatago lang. Okay, so yung sunblock pala kasi kaya naman natin yung sunblock para hindi lang tayo umitim. Yung pala, yung sunblock, may magandang nagagawa talaga sa ating kalusugan dahil may masamang epekto sa atin ng araw kung tayo'y mapababad dito, lalo na sa mga oras na talagang tirik na tirik ang araw, di ba? Isa na dyan, talaga naman nakaka-epekto ito sa kagandahan natin dahil yung sun, nag-result siya ng kamaragan ng skin, lalo-lalo na ng vest, na ayaw natin yung mangyayari. Diba? Ayaw natin yung nangamaragan ng vest, ayaw natin kumukulubo, ayaw natin nababara o nagdadry ang mga mukha natin. Ayaw natin pumangit. Dahil, bakit ba ayaw natin pumangit? Dahil alam naman natin na malupit ang society sa mga tsaka. Diba? Alam natin yan, hindi lang nilalabas ng lahat, hindi lang tahasang ipinararamdam ng lahat, pero alam naman natin na that is a fact, that is a reality na malupit ang lipunan sa mga tsaka, sa mga tinuturing ng lipunan na tsaka. Because the word tsaka or ugly or not so beautiful is subjective. Pero lahat naman tayo may idea kung anong hindi maganda. Diba? At malupit ang mga tao sa mga itinuturing nila na hindi maganda o pasok sa kanilang mga pangantayan. Diba? So ayaw natin tsaka kasi salbahe ang mga tao sa tsaka. Diba? Double standard. Bakit? Diba? Pabor na pabor talaga ang lipunan sa mga sinasabi o itinuturing na maganda.
Pag maganda, mas marami kang pribilehiyo sa lipunan. Pag maganda, mas maganda ang turing sa iyo ng kapwa mo. Pero pag siya kakami, kakaibang panghusga sa iyo ang kapwa mo. Diba? Para sa simpleng bagay na lamang, mga simpleng bagay, mapapatunayan natin yan. Alam na alam ko yan, dahil naranasan ko yan noon. Noon, hindi pa ako masyadong okay, diba? Kunyari, yung isang babae na maganda at hindi kumakain, sasabihin, ay, nagda-diet yan. Pero yung hindi maganda na sinasabi mo at hindi kumakain, pag maganda, hindi kumakain, sinasabi, diet yan. Pag hindi maganda, tapos hindi kumakain, sasabihin, addict yan. Diba? Pag maganda ka, diet ka, pero pag siya ka, addict ka. Diba? Pagkatapos mong mag-diet, yung maganda, pag pumayat, sasabihin, ay, ang slim niya. Pero pag hindi maganda, pumayat, sasabihin, ay, may TV siya. Diba? Pag yung maganda, dark skin, sasabihin, ay, nagtanian. Or tan siya. Pero pag hindi maganda, umitin siya sabihin, dugyot yan. Ganun kalupit ang mga tao. Diba? Ang sama. Malungkot. Nakakalungkot. Diba? Pag hindi ko maganda, katulad dati, may nakasabay ako. Nag-apply ako ng trabaho, hindi pa ako artista. Ang ganda ng babae. Nung umupo siya, nag-apply siya ng trabaho, hinanapan siya ng bio data o ng curriculum vitae. Samantalang nung ako na, ang hinanap sa akin, MBA clearance. Diba? Iba ang trato sa maganda at hindi masyadong maganda. Nakakalungkot. Diba? Kaya lahat tayo, pinipilit natin maging maganda. Dahil ang mga lipunan ay malupit talaga sa maganda. Kaya, it's either maganda ka o marami kang pera. Because in this world, beauty and money are what we consider power. Pag maganda ka, powerful ka. Pag marami kang pera, powerful ka. Pag maganda ka, ay pag hindi ka maganda, pero marami kang pera, maganda ka. Pero pag maganda ka at wala kang pera, at least maganda ka pa din. Diba? Kaya pinipilit natin lahat, nagsusulikap tayo para magkaroon tayo ng pera at gumanda tayo, dahil kung hindi, second class ang tingin sa atin ng lipunan. Diba? Kaya ayaw natin maging tsaka at ayaw natin maghirap. Kaya pinipilit natin mag-develop at ma-improve ang mga sarili natin dahil ganun ang labanan talaga sa mundo. At ngayon masaya ako dahil nagsasama-sama dito ang mga magaganda at may pera na magagamit ko para maging maganda at magkapera din ako. Dahil ako ay isang social climber. Kaya naman, Anna Magawas, thank you so much for making me a part of your wonderful family. I'm so glad to be here and I am so excited to tell the whole world about your newest product, which is the Oral Sangha. Magandang gabi po sa inyo. So ladies and gentlemen, one more time, round of applause for the unforgettable Vice Ganda! Again, para sa team bahay, huwag niyo palimutan i-share ang ating stream or ang ating live for today. And don't forget, pwede rin kayo manalo ng ating mga prizes. At syempre, para sa ating mga Colossers that's here right now, dito sa City of Dreams, we still have
ko para naman ma-share natin din. Ah, happiness together with everyone this evening. Ito ang hashtag Unkabogable Lux Giving. But one more time please, a round of applause for the Unkabogable Lux Ganda! Truth speak lang, di ba? Habang nagsasalita ka niya, sabi ko, totoong-totoo lahat ang sinasabi ni Vice Ganda. But now, isa pang gusto natin gawin ngayon is to watch one more video. So ladies and gentlemen,